Hello, good morning. Now is 10:28. Welcome to my channel. Tulog pa si baby, kaya magbablog ako. Sasagutin ko yung nagtanong sa akin tungkol sa saan daw kukuha ng mga items pag nag-online. Kung gusto mo mag-online, saan daw yung supplier? I'm not going to tell my supplier, kasi supplier ko yun. May mga customer din akong kailangan i-keep. But I'm going to share with you some ideas na pwede nyong i-consider or pwede nyong gawin. Sa mga gustong mag-online. First, yung nag-message sa akin kung isa siyang dating OFW, gusto niyang nag-for good siya para alagaan na lang daw yung anak niya. So, gusto niyang mag-online. Saan daw siya pwedeng kumuha ng mga items na pwede niyang ibenta sa online. So, ang advice ko sa sender na yon, kung wala po kayong idea kung saan kukuha ng items, ang mas ma-suggest ko po sa inyo ay pumunta kayo ng Divisoria. I do it also myself. Punta po kayo sa Divisoria, tapos mag-ikot-ikot kayo doon lahat ng mall doon, yung 168, 199, ano pa ba? Basta lahat ng mall doon, tapos every shop mayroon doong ang ibang shop nilalagay nila yung Facebook account nila, tapos picturean nyo yon, tapos pag uwi nyo i-search nyo sa Facebook doon, kung may data kayo, pwede nyo hanapin sa Facebook, i-add nyo or i-follow nyo kung may page sila or yung account nila naka-public. Follow nyo sila para makita nyo agad. At sabihin, usapin nyo yung mga tindera. Kadalasan kasi tindera yung nandun. Yung mga may-ari minsan nandun, yung iba wala. Pero mas madalas tindera yung kausap mo. Sila din minsan yung sumasagot sa mga inbox mo sa kanila. Kasi ang kadalasan talaga ng negosyante sa Divisoria ay mga Chinese. Mga taga China. Sabihin nyo doon sa tindera na gusto nyong mag-online, gusto nyong kumuha ng items sa kanila, magtanong kayo how what's the process. Kung normally naman kasi ipopost nila, tapos i-copy and paste mo, tapos post mo sa group mo or sa timeline or sa page, kung may page kayo. Then i-inbox mo yung page na pinagkuhanan mo ng picture, tapos ask mo doon kung available or pwede kang mag-apply as reseller or dropshipping. Dropshipping, yung mga dropshipping mga mamis is i-order mo siya, ipopost mo siya, tapos yung supplier mismo ang mag-ship papunta dun sa nag-order sa'yo. Sabihin mo dun sa supplier na dropship. Mga picture to ng... Sabihin mo dun sa message mo na dropship, para yung ilagay na pangalan dun, ang pangalan mo, hindi yung pangalan nila. Para hindi mawala yung customer na yon. Tapos, ang ilagay na cellphone number dun ay ang cellphone number mo. You kailangan mong kausapin din yung pinagkuhanan mo ng items na dropshipping, na online seller ka, reseller ka, para alam nila na yung repeat order ba ay kailangan galing pa rin sa'yo, tapos sa kanila mo kukunin. So yun, anyway, balik tayo dun sa kukuhanan ng items. Binigay ko lang sa inyo yung way paano yung dropship. I-picture nyo yung
yung mga Facebook page, kadalasan kasi nakapaskil siya doon sa store ng may-ari. Picture as many as you want pag pumunta ka ng Divisoria para isang puntahan. Halimbawa, kailangan mo ng bag, hanap ka ng bag, tapos yung kailangan medyo dalawa o tatlo. Huwag yung isa lang kasi pag isa lang, yung isa kasi pag isa lang, minsan pag minessage mo, hindi sila nagre-reply. Wala silang time mag-reply kasi minsan marami na silang customer sa physical shop niya. Kaya minsan yung Facebook, hindi sila nagre-reply or minsan hindi ina-add mo sila, minsan hindi ka nila i-accept. So, kailangan pag pumunta kayo doon, dalawa o tatlo, yung hanapin yung store na nagbibenta ng items para pag uwi nyo, marami kayong choices at marami kang option in case yung isa or dalawa hindi nag-reply sa message mo or hindi sila nagpapa-order online. So, get it? Then, pag halimbawa, may bags ka na. Another one, shoes, dress, mga cortina, mga household items, accessories, anything na gusto mong ibenta na may madaanan ka na may mga items na medyo yung medyo malaki na shop yung hanapin, yung hindi yung maliit lang, yung mga parang hindi siya tatagal. Yung malaking shop yung hanapin nyo para alam nyo safe yung pera nyo at alam nyo worth it yung pagpunta nyo. Ganda na ng face ko. May ginagamit ako. Ganito. Waiting. Iba-vlog ko din siya. Waiting lang ako. Very nice product. Anyway. So, yun ang pwede kong ma-i-advise sa mga mommies at sa mga gustong mag-online at naghahanap ng supplier. Punta po kayo sa Divisoria. Yun. Tapos, search nyo sila sa Facebook. Add nyo sila. Pero kung matalino kayo, matalino naman. Pero kung talagang gusto nyo ng direkta doon sa factory, kasi yung mayroon pa akong ibang kinukuhanan, hindi lahat ng items ko galing doon. Kung matalino kayo, mag-search kayo sa website mismo ng mga factory na nagbebenta niyan, tapos doon kayo kumuha. Kailangan may puhunan na kasi yung shipping fee. At saka kailangan boltuhan yung kuha kasi pag sa ako kasi direkta ako doon sa factory mismo, hindi ako doon nakuha. Kaya pag matagal naman na sa online, matututo na kayo yun. Kaya sa nag-uumpisa lang muna, doon muna kumuha sa Divisoria. Mas maganda po kasi sa Divisoria kaysa sa yung nakikita mo kung saan sa Facebook. Tapos mag-reseller ka kasi may patong na sila nun. Halimbawa yung pag direkta ka sa Divisoria, 750 lang ang set ng bag at wallet. Yung medyo may brand na, 750. Tapos pag sa nakilala mo lang, 850 na yon, may patong ng 100. So, magana mo siya ibebenta, 850. Tapos, syempre, yung pamasahi mo, yung yung pagpadala sa payment doon sa supplier. So, mabebenta mo siya mga around 980 or 1,000 plus. Kaya maganda talaga pag direct ka talaga doon sa supplier. Kasi 750, pwede mo siyang ibenta lang ng 880, ganyan. Kaysa sa middleman tawag nila diyan. So ganun po. At saka mas advantage kasi pag direkta kasi nabibenta mo talaga siya ng mura. At saka pwede kang maging supplier or pwede ka rin pag may nag-apply sa yung reseller, pwede mo siyang ibigay din ng mas mura. Ganun 'yun ginagawa ko. So that's all.
for tonight, today, kasi baka magising na si baby. Please, please, please like, comment, and subscribe. Comment po kayo kung mayroon pa kayong tanong. Bye-bye!